a tutorial video regarding GCash, Customer Support Center, questions and answer. Hi guys! In this video, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung help option para sa mga questions and answers po dito sa GCash. So marami po tayong concerns and inquiries na gusto po nating malaman yung answer. So ang ganito lamang po kasimple, kung wala ka pang GCash, mag-download ka na sa Play Store or sa App Store nung magkaroon ka ng GCash icon sa iyong mobile phone. Kung meron na, i-click mo na ang GCash. So wait po natin. Click GCash. Ayan. Running. GCash is running. Enter your PIN para ma-access po natin ang ating account. Wait po natin. So dito sa ating GCash wallet, makikita po natin yung mga sa baba yung home, QR, activity and profile. Click lamang po natin ang profile. So dito makikita po natin ang different GCash services or features na pwede po natin pindutin. Pero para sa atin na may questions sa GCash, i-click lamang po ang help option. So dito sa help center, sabi po dito, how can we help you? Chat is currently unavailable. You can still reach out by submitting a ticket. So pwede po tayo mag-submit ng ticket and i-report po natin ang ating concern by leaving a message and we'll respond as soon as we can. Ayun po ang sabi doon. Your ticket. You can follow up and get updates on your active tickets here. So dito tayo magka-follow up dito sa your tickets ng ating ticket number. So dito may mga questions na pwede po pala nilang sagutin. What should I do if I didn't receive my load? So eto na agad ang tanong. So nandito na ang agad ang sagot. Buy load for Globe in GCash app is temporarily unavailable. We are now working on restoring the service the soonest. For affected transactions, a refund will be made proactively in 48 hours. So, marirefund po pala siya ng 48 hours sa yung GCash wallet. So, sabi dito, what should I do if I didn't receive my load? Well, load purchases generally reflect real time. There are cases when it take a while, wait for around 5 minutes before checking your load balance again. In the meantime, follow the steps to check the status of your load purchase. Check the network signal, make sure na meron kang stable connection, and verify the successful status of your buy load. Make sure that the mobile number matches the recipient's number. Always check the number po. Make sure po na tama po ang in-input mo and tama po yung telco na pipindutin mo. Make sure that the recipient has received an SMS confirmation from their network provider. So, ang ibig sabihin po nito, no, i-text ka ng, let's say for example, ng Globe or ng Smart, i-text ka nila na confirming your loads na successfully loaded na po. So, yun po ang isang successfully na transaction po ng ating load. Kung meron po tayong concern, submit a ticket and provide all the required information. If you have not received the load product after 5 minutes, for the concern category, select lang po natin ang load. And then, meron tong category na I haven't received my load. So, dito, i-check na lang po natin kung helpful po ang article na ito. And kung meron pa tayong question and query, submit a ticket lamang po dito sa ating GCash Help Center. So, doon, isa lang po yun sa mga tanong. And meron pa po dito, how do I cash in via machine? So, napakadali lang po ng mga tanong, no? Eto, you can cash in to GCash through many different ways, which include easy cash in machine. So, may mga machine po na makikita po tayo. Like sa Watson, may nakita po ako doon na machine nila sa mga department stores na naglalagay rin po sila doon. Pwede po natin yun. May mga steps naman po doon on how to cash in using that machine po. So, yan. May mga steps. Select a GCash in at the machine. Input your 11-digit GCash number. Enter the desired cash in amount. Insert the cash payment. Wait for the machine to print out a receipt and wait for an SMS confirmation of your cash in transaction. So, yan. Andito na po yung mga
cash-in inquiries or troubleshooting po na pwede po pala nating magamit sa kung nagkakaroon tayo ng trouble or error sa paggamit po ng ating cash-in machine. So, dito talaga magagamit mo yung help center ng GCash para sa ating mga concerns. So, dito, I cash in but I entered the wrong number. What do I do? Ito pa ang isa. Minsan nagkakamali tayo, di ba, ng pag-enter ng number. Well, do our best if this doesn't work, but please note that based on policy, we will only be able to accommodate wrong cash-in reversal request if the receiver is not a GCash user. If only one digit is wrong and the wrong receiver has not used or withdrawn the money, please submit a ticket and include the following details. So, once na mali po yung iyong na-input na number, ito po yung mga requirements po na details like GCash, mobile number, correct recipient number, wrong recipient number, amount, date and time of transaction, transaction ID, picture of receipt, if applicable. GCash representative will get back to you within 24 business hours after you haven't sent your inquiry. For cashing in at Pure Gold branches, please coordinate directly with the Pure Gold store you cash in at. So, pwede naman po pala tayo magpa-correct. For example, nag-cash in tayo using wrong number po ng recipient, pwede po natin ipa-correct sa Pure Gold. Yan. Ganito lamang po kasimple gamitin ang help center. So, marami pa pong mga questions dito. May mga more articles lang po kung may mga tanong po o tayo getting started. How can I create a GCash account? Na yan. Tanong din po, can I register a non-Globe mobile number? How do I get fully verified? So yan, may mga tanong na may mga sagot. Nandito lamang po. So ganito lamang po pala kasimple yung mga questions na may mga sagot na po ang GCash Help Center. So, sa mga GCash po na users, napakadali lang po pala natin matitrace yung mga questions po natin using po itong ating help options dito sa GCash na mabilis po natin masasagot ang mga tanong po natin. So, dito lamang po sa mga articles na makikita natin. So, yan. How do I get fully verified? Ayan, check natin. Paano ka mabe-verify dito sa GCash? Verifying your GCash open up a lot of benefits in using GCash app as such as access all GCash features and services, increase wallet and transaction limit, secure you and the people you transact with. So, ito yung mga once na ikaw ay na-verify pala dito sa GCash, ang magagamit mo pala dito ay yung offline cash-in, buy load pay bills, pay QR, GCash MasterCard, send money, shop online, X yun. So, hindi ka makaka-shopping, bank transfer, hindi rin siya applicable, G-Credit, G-Insure, G-Invest, and G-Save. Pero once na ikaw ay fully verified sa GCash, ma-enjoy mo ang offline cash-in, buy load pay bills, pay QR, GCash MasterCard, and send money, shop online, bank transfer, G-Credit, G-Insure, G-Invest, and G-Save. So, lahat po ng may check, ayan po ang inyong ma-enjoy once na na-verify na ang iyong account dito sa GCash. So, nandito pa po yung mga other options ng GCash. Dito po, makikita po natin yung mga increase wallet and transaction limits. Yan, secure you and the people you transact with. Here's how you verify your account. Prepare a valid government ID that you have on hand. So, kailangan meron kang recommended IDs you can submit to immediately get verified, like driver's license, passport, PhilHealth card, UMID ID, voter's ID, SSS ID, PRC ID, and the Philippine Postal ID. Ayan. So, andito yung process pala, how to verify your account. So, ganito lamang po kasimple on how to use the help center ng ating GCash po. Dito marami po tayong mga
questions and answers na sinasagot na po agad nila. So, napakadali pong gamitin and napakadali pong i-follow na hindi po tayo malilito because of their instructions po na guided po ang mga users na kung paano gamitin itong GCash application. So, I'm done with this video. I hope po nakatulong po sa inyo ang aking tutorial regarding help center ng GCash na nakatulong po sa inyo na paano natin gagamitin ng tama itong GCash and hindi po tayo magkaroon ng error sa paggamit nito. Ayan, and make sure po na before po talaga tayo mag-transact dito sa GCash, i-check po natin ang mga details and other informations para po hassle-free and malilis po yung error and makapag-transact po tayo dito sa GCash ng successful. Ayan, I am done with this video. I hope po meron kayong natutunan sa another tutorial ko dito sa YouTube. Don't forget to like and subscribe my channel. And thank you for watching my tutorial video dito sa YouTube. Thank you for watching.